Yung superset, ibig sabihin nun, dalawang exercise, pero walang rest. So, for example, ah, magbibigay ako ng example. Hi guys, RJ Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po sa video to, sasabihin ko sa inyo, magbibigay din ako sa inyo ng example at saka explain ko sa inyo kung ano bang ibig sabihin ng superset. May mga na-receive akong question lately, tinatanong nila kung ano ba yung superset, kung tama ba yung ginagawa nila about superset, at saka kung kailan ba gawin yung superset. So lahat ng mga question nyo guys, kung isa ka dito, i-cover ko yan dito sa video to. Kung nagtanong kayo sa akin, hindi ko pa nare-replyan. Hindi ko nare-replyan yon kasi yung reply nandito na sa video to. Okay, i-cover ko lahat yan. So kailangan pa na dito yung video ko, simula ngayon hanggang matapos para magkaroon kayo ng idea kung ano bang ibig sabihin ng superset at saka kung kailan ba dapat natin itong gawin. At saka additional din, magbibigay din ako dito ng mga example ng mga exercise para sa superset. Okay? Magandang mga exercise to. So, kailangan ko na nyo ito lahat. Pero bago ko umpisa itong video guys, mag-shoutout muna tayo. Okay? Magka-shoutout muna ako sa dalawang tao na bumili ng e-books natin for the past 2 weeks. At ayun, si... Teka lang sa phone ko. Lahat ng mga importante tao, importante bagay, nilalagay ko sa phone ko kasi importante sila para hindi ko makalimutan. Okay? So, yun. Mark Tubal or Tubal Mark from Singapore. Wow. Sir, maraming salamat. Binili niya yung 6-pack meal plan natin sa website ng e-book natin. Sana, sir, makatulong tong e-book natin sa inyo, sa goal nyo, especially sa next year, mag-start na yung 2020 at makatulong din sa inyo. Yun yung una. Maraming salamat, sir. Yung pangalawa naman, si Leonardo Parcia from United Arab Emirates. Ayan, si sir, binili niya rin yung 6-pack meal plan natin sa website. Maraming salamat, sir. Siya yung bumili ng 6-pack natin sa website. Sana yung 6-pack meal plan, makatulong yan sa inyo. Kung may mga question kayo, guys, i-email nyo lang ako dun sa personal email address ko. Nasa may e-book yan, basahin nyo lang, nakalagay dun yung email address ko. The best is i-email nyo ako or i-message nyo ako privately sa personal account ko, sa social media account ko. Kung may mga question kayo, sasagutin ko yung mga question nyo as soon as possible. Minsan kasi may nare-receive ako ng mga question. Napakaraming question, guys. Maraming inquiry sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube. Kung hindi ako makareply agad straight away, guys, alam nyo naman, busy rin ako dito sa amin. So, kung hindi ako makareply agad, guys, patient lang. Pero, kung i-email nyo ako personally, makakapag-reply ako sa inyo as soon as possible. Kasi yung email address ko, nandun lang yun sa my e-book. Okay? Kung sino yung makakapag-email sa akin straight away, makakapag... Nabi ko rin yun ah. Kung sino yung makakapag-email sa akin straight away, and straight away din, makakapag-reply ako sa inyo. So, yun ibig sabihin. Saka guys, last na to. Kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po muna kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. At saka guys, gusto ko lang sanang i-clarify or for disclaimer lang na hindi ako doktor, nutritionist, or dietitian. At higit sa lahat, hindi rin ako professional bodybuilder, pero meron po akong at least 7 years background sa fitness industry. Yung 7 years background na yun at saka experience, isishare ko po yun sa inyo dito sa YouTube channel ko para matulungan ko kayo na ma-achieve nyo yung fitness goal nyo din o yung fitness body nyo din. Okay? So, umpisa na po natin itong video. Una po sa lahat, explain ko muna kung ano bang ibig sabihin ng superset. Okay? May mga tao kasi nalilito kung tama ba yung ginagawa nilang mag-superset. Yung superset, ibig sabihin nun, dalawang exercise pero walang rest. Okay? So, for example ah, magbibigay ako ng example. Ang i-workout mo, yung chest mo, ang gagawin mo, eh nagbe-bench press ka, tapos isusuperset mo siya ng dips. Okay? Dalawang muscle group na wino-workout mo, dalawang exercise, pero walang rest. Eh yun yung ibig sabihin ng superset. So yung superset, maganda yon para ma-isolate yung muscle group na tinatarget natin. So yung superset, hindi ibig sabihin na gagawin mo yung isang exercise, tapos dalawang muscle group. Pwede rin yung isang muscle group lang, pero dalawang exercise. So ayun yung ibig sabihin ng superset. Ngayon naman, habang nagsasalita ako ngayon dito guys, papakita ko sa inyo, dito sa baba, makikita nyo ako ngayon dito sa small na square
na nag-i-explain ako dito habang ginagawa ko yung superset na exercise. Yung number one na exercise na ginawa ko dito, ito yung para sa chest cable crossover. Kung nakikita nyo ako ngayon, ginagawa ko ngayon dito yung cable crossover para sa chest para ma-isolate yung upper part ng chest ko or yung chest natin kapag ginagawa natin yung cable crossover o depende yun sa level ng cable. Kung nasa taas yung cable, ibig sabihin wino-workout mo yung taas ng muscle group natin sa chest. Pag nasa gitna, ibig sabihin yung middle part. Pag nasa baba, eh yung lower part. Tandaan nyo, down is down, middle is middle, upper is upper. Okay, minsan kasi nalilito yung iba eh. Iniisip nila pag nasa taas ang wino-workout mo, yung lower. Pag nasa baba ang wino-workout mo, yung upper. Guys, baliktad yun. Ibig sabihin, kaya nilagay nila sa taas, upper is upper, lower is lower, middle is middle. Ayun yung wino-workout ng crossover. Ayun yung para sa akin, yung personal reference ko or personal explanation ko lang about dun sa cable crossover. Tapos, ang ginawa ko naman, yung pangalawang exercise dito, sinuperset ko siya. Sinuperset ko, ang ginawa ko naman, yung push-up pero gamit ko yung kettlebell o yung tinatawag kong kettlebell push-up. Pero naka-elevate yung paa ko. Okay? Ito yung pangalawang exercise na superset. Ang tinatarget naman nito ay yung chest ko at the same time yung tricep. Kasi ang ginawa ko, hindi siya wide close siya. Diba? Hindi siya wide grip kasi kung wide grip siya, ang ma-workout lang niya totally sa chest ko lang. Nilagay ko siya medyo close. So, ang nag-workout doon, primary yung chest ko at secondary muscle group ko nag-work dito ay yung tricep ko. So, ang ginawa ko dito, pagkatapos ko dun sa cable crossover, eh straight agad ako doon sa kettlebell push-up or elevated kettlebell push-up. So, wala yung rest. Yun yung ibig sabihin ng superset. Dalawang exercise siya, isa-isang muscle part or sa dalawang muscle part. So, wala siyang rest. Pagkatapos ko gawin yung dalawang exercise na yun, saka ako nag-rest ng at least 30 seconds to 60 seconds. Ginawa ko yung exercise na yan for 3 sets. Ayun yung isang exercise na ginawa ko. Tapos, pangalawang exercise naman or pangalawang superset na ginawa ko, eh makikita nyo ako ngayon dito, yung sa dumbbell, hawak ko yung dumbbell, ang tawag dito sa ginagawa ko, pangatlong exercise, or sa pangalawang exercise na superset ko, eh yung dumbbell pullover. Itong dumbbell pullover, ang wino-workout nito, yung lats natin, yung back natin, at the same time, yung chest natin. Ang ginagawa ko dito, eh, binababa ko rin yung dumbbell sa chest ko para ma-workout din yung tricep ko at the same time. So, ginagawa ko dito, eh, multi-purpose. Multi-exercise para sa tatlong muscle group. Ano workout dito? Yung back ko, yung lats ko, kung nakikita nyo yung lats, yun yung muscle sa likod natin, tinatawag nila. Kung nakikita nyo, ayan, yan yung lats. Yung lats dito. Kumbaga, tatawag na yung palikpik o yung pakpak. Ayun yung lats. Okay? Yung workout ko yon at the same time, yung chest ko. O habang ginagawa ko itong exercise na to, tapos, binababa ko yung dumbbell. Pag binababa ko yung dumbbell, para naman yun sa tricep. Tapos, sinuperset ko to. Pagkatapos ko dito sa exercise, ang ginawa ko naman, tumayo ako, hinawakan ko ulit yung cable. Ang ginawa ko naman yung lateral raise o yung cable side lateral raise. Okay? Para sa naman to sa shoulder para ma-isolate yung side shoulder ko. Kung nakikita nyo, superset to, wala akong ginawang break, wala akong ginawang rest. Pagkatapos nung isa kong workout dun sa pullover or sa dumbbell pullover, straight ako dun sa cable machine, ginawa ko naman yung lateral cable side para sa shoulder. Wala yung rest, tandaan nyo. Kasi kapag nag-rest ka, ibig sabihin, hindi mo magagawa yung superset. Kasi kailangan minimize yung pagka-rest mo kasi wino-workout mo yung muscle group mo ng... May tingo pa ako. So kaya siya tinawag ng superset kasi wino-workout mo yung muscle group mo to the maximum level. Kumbaga bine-burn out mo siya, di ba? Para ma-isolate yung muscle na tinatarget natin. So yun ibig sabihin ng superset. So maganda tong exercise na to, itong superset, pagkatapos nyong gawin yung compound exercises nyo, okay? Kung hindi nyo alam kung anong ibig sabihin ng compound exercises, may ginawa akong isang video, lalagay ko yun dito sa taas, naman tayo, or dito eh. Basta may lumalabas na bilog na button dyan, yung bilog na button dito sa taas, ayan,
dyan. Ilalagay ko dyan yung ginawa kong video nung 4 months ago siguro yung basta unang video ko yun eh, yung compound exercises. Okay? Pag nagawa nyo na yung compound exercises, magandang gawin itong isolation exercises or accessory exercises na may superset after nung compound exercises. Okay? Mabisa to guys kung gagawin nyo to ng tama. Gagawin nyo ng tamang form, gagawin nyo ng tamang exercise set, at saka yung tamang repetition. Kumbaga, gagawin nyo, minu-workout nyo na yung buong muscle group nyo, kung ginagawa nyo yung compound exercises nyo, ginagawa nyo yung strength training, tapos, kumbaga tapos yung gawin yung strength training, eh, i-isolate nyo yung muscle group nyo, ay ang mangyayari nyan. After mo gawin ilang beses to, tapos nagpo-progress ka, pinapromise ko sa inyo, eh, magandang resulto. Kumbaga, na-isolate nyo yung buong muscle mo. Hindi mo lang tinitraining yung muscle group mo ng compound exercises, eh tinitraining mo rin siya para sa isolation, para ma-isolate yung muscle natin. So, yun yung ibig sabihin ng superset, guys. Kung may question kayo about the superset na hindi ko na-cover din sa video nito, i-comment nyo lang doon sa baba kung ano ba yung mga question nyo about this superset. Tatry ko sagutin yung comment nyo as soon as possible. Minsan, guys, busy lang kasi ako kaya hindi ako nakapag-reply. Pero kung may time naman ako, nireply ako agad yung mga message nyo as soon as possible. Okay? Alam mo naman tayo, tao lang, hindi tayo robot. Hindi ibig sabihin na kapag nag-message ka agad, eh, reply ka agad like in 2 seconds. Di ba? So, syempre, may ginagawa rin ako. Busy rin ako kung hindi ako makapag-reply agad. Patient lang, guys. Okay? Mag-reply ako sa inyo as soon as I can or as soon as possible. So, ayan, guys. Ito po muna yung video natin ngayon. Sana itong video ko nakatulong sa inyo. Kung nakatulong po itong video ko sa inyo, sana po, i-share nyo po itong video ko. Hindi lang po para sa inyo, para din po sa lahat. At saka, guys, kung nakatulong din to, huwag nyo kalimutan na i-like itong video para tumaas din yung likes natin. Ulitin ko lang po, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po ulit kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. At saka guys, huwag nyo kalimutan, nag-upload po ako ng video once a week or every Friday. Pumunta lang kayo sa YouTube channel natin na every Friday. Kung ma-miss nyo man yung video ko every Friday, huwag kayong mag-alala. Basta i-click nyo lang yung notification button para once nag-upload ako ng video, eh mananotified pa rin kayo. At saka, para makita nyo rin ako every week. Diba? So, ito muna yung video ko ngayon, guys. I'm out for today. So, thank you for watching. Kita-kiss ulit tayo next week para sa bagong video. Peace!